mag-swimming dyan. Mamaya mag-swimming kami. Hindi, alam mo, ito ha, gusto ko lang sabihin nyo na wag silang tatanga-tanga itong mga pinklawan ito tsaka itong mga aktivista. Ang tanga ninyo eh. Sa totoo lang kayong pinakatanga sa lahat. Mantakin mo, 6 na taon yung ginamit yung kay PRRD, hindi naging effective. Tapos gagamitin nyo na naman kay PBBM. Di ba? So, what kind of stupidity is that you keep on repeating your mistakes? All over and over again. Tapos, sasabihan nyo pa to si VP Sara Duterte na walang ginagawa din, di katulad nung VP ninyo. Eh, hindi nga nagustuhan ng tao yung pinagagawa ng VP ninyo, kaya bumagsak ang ratings eh. Ano yun? Dito, nagla-live ako, nagtatrabaho ako. Wala akong live mamaya. Dito ka maingay dyan, natutulog pa yung mga iba. Ang gusto ko sabihin. Tapos ngayon, pinupo na naman nila yung bibisita dahil nag-Chinese. Sabi ko nga, apakatanga talaga nito. Di ba tayo mga Pilipino? Kunwari, halimbawa kami, pupunta kami ng ibang lugar. Diba? Matulad dito, sa Isabela, puro mga Ilocano dito. Diba? Bilang kertesiya o bilang pagbibigay pugay, kunwari, nagsishow ka, entertainer ka. Pag akyat mo, babati ka, di ba? Na imbang garabii sa inyo. Di ba? Kasi nga, bumabati ka eh. Nakikiisa ka doon sa kung ano man yung pinuntahan mo. Si BP Sara, eh syempre, inano niya eh, binati niya ang China ng kanilang kung ano mang meron sila. So, nag-Chinese siya. Ngayon, inaasar-asar na naman ng iba na keso, ba't nag-Chinese, naging Chinese na tayo, ganyan-ganyan. Alam nyo, buti nga si VP Sara Duterte, ginawa niya yun kasi bilang DepEd Secretary, tinutunan niya mag-Chinese, di ba? At binati niya. Sa tingin ko naman, kung meron ding ibang okasyon ng ibang bansa, eh gagawin niya rin ho yun. Di ba? Galit na galit kayo na si Vice President Sara Duterte nag-Chinese. Ba't di kayo magalit dun sa mga opisya natin nag-i-English? That is so unfair. Eh bumabati lang naman yung ali, tapos magagalit kayo. Huh? Para sila, para kayong tanga. Ano mang masama dun? Ibig mong sabihin mo, sinakop na tayo ng China. Babaw ninyo mga pinklawan. Kakairita kayo. Para kayong mga ano. Oh, kamusta mga nagko-comment dyan? May mga mema na naman dyan. Binasa lang yung title, binasa lang yung caption, di na naman iniintindi ito sinasabi. Anong hirap sa inyo eh. Itong mga ano nito, mga troll no. Bago iniintindi sinasabi mo, kukomento muna ng pangit. Kasi nga walang utak eh. Mantakin mo, pinagtatanggol ko na nga yung presidente nila, magkukomento pa rin ng pangit. Bobo talaga. Ganyan kay kabobong mga troll. Ano? Banta kumas ka. Pinapakinggan ko si Vice President Sara Duterte. Ang kit-kit nung Chinese niya. No? Ching wang, chong chang, ching chong pang chang. Chong mang, ching chang chong. Chong nyang, nyang, nyong, mong. Ano kaya reaction ng mga Chinese nung pinakinggan niya? No? Pero siyempre, diba, at least tinan mo ha, tinan mo. Recently, minute ni PIB. Sabi ko nga, maganda yung ginawa nila. Perfect. Perfect. Minit ni PBBM ang Amerika. Oh, si Biden, di ba? Minit niya.
So, all along, akala ng Amerika, close na kami ng friendship. Eh, tapos bigla nung bumati ng Chinese itong si... Tingin naman! Bumati ng Chinese si Sara Duterte. O di maganda, friends to everyone. Saan mo binili yan? Dito? Tikman mo para malaman natin. Ito po si Arnel. Kilala no niya. No makeup, all natural, very organic. Oh. Maganda nililinaw mo yun sa kanila. Oh, yan yung nag-host sa atin noon sa case ko. Oh, hindi ba? Kaya isa lang ako pwede niyo kainin. Mamamatay tayo kayo sa ikin. Ako lang ang meron. Suha. Suha, pomelo. Oo. Yeah. Siya mo naman ang score yan. May punch. Hindi naman ako umaalis, di ba? You know me. Wala naman kayong kape. Ako may kape. Starbucks. May daladala akong Starbucks. Ayun. So, ayun lang po muna ang ating live ngayon. Papakita ko lang yung mga kasama natin, ha? Si Chloe tulog pa? Oo, kunin mo ayun yung... Kasi may ganito, dapat tinutuwa mo to. Ay, nakapante pala. Sorry. Ayun lang. Swimming muna tayo. Okay? See you. Basa-basa nga tayo ng mga comments. Bago tayo mag-end. Dapat pala mag-apply kang bodyguard ng ano ba, pangulo, para huwag kang ate, pinakinggan mo ba yung ano, live ko o may makalang din? No. Yung mga mema dyan, no? Ate, pwede paki ano, play mo na lang doon muna. Five. Sila Renzi. Maya pa. Mga six. Itong comment ni Sir Jerome. Boss Byron, feeling bright si TP. Bobo naman. Wag ganun. Di naman sa bobo. May self-interest lang. Magkaiba yun. Matalino yung mama, ah. Ang galing ang bumali ng katotohanan, eh. Ganun katalino yun. Yung mga mema dyan na binasa lang yung comment, ay yung caption, medyo pwede ba magpanoorin nyo ho ng buo ito? Kasi minsan talaga pag tatanga-tanga na talaga. Delikado yung ganyan. Medyo ikakamatay nyo yan. Yung tatanga-tanga. Wala po akong live mamaya. Pagpasensya nyo na ho, ha? Kasi ho, nandito ho tayo sa... Maaga ho kami magpa-flight uli bukas pa uwi.
So ano, medyo hindi po muna ako mag-live, pagpasensya niyo na. Wednesday na lang tayo uli magla-live. Yun lang, ha? Yun lang, sana lang. Sana lang ako, ito lang punto ko. Sana lang matutunan yung mga tatangatangang pinklawan at saka mga dilawan, ha? Kinamit nyo na yung style nyo yung na nasa ng Pangulo. Gusto ninyo umee pa lang Vice President. Hindi naman naging effective. Tapos uulitin nyo pa rin, di ba? Sabi nga ni Einstein ba yun? Ewan ko si Einstein nagsabi na lang. Diba? Tanga-tanga na itong ano. Sabi nga eh, doing the same thing again and expecting different result is insanity. Yun ang ibig sabihin. Ito troll. Ang mandirigma, troll yan. Kitang-kita naman, halatang-halata. Kamusta na yung mga taga-Hong Kong dyan? Ah, sabi ni Cha-Cha-Cha Infante, how are you? Sabi ni Ferdinand Imperial, mukhang bumabaligtad na tayo. Hindi ganun. Alam nyo, kayong mga mababaw na tao, ha? Ferdinand Imperial, isa ka sa pinakamababaw na tao na nag-comment dito. Sa politika, it's not black and white. It's not pink and red. Okay? Hindi ganun. Huwag kang mahina ang kukote na ang isang kulay ay perpekto at ang isang kulay ay sobra ng sama, hindi na gumagawa ng kabutihan. Hindi porket may magandang ginawa ang isang tao ngayon ay perpekto na siya. Okay? At the same time, hindi porket may pangit na ginawa ang isang tao ngayon ay hindi na ho siya pwedeng gumawa ng maganda. Ang gusto nyo kasi maging bulag at maging panatiko na lahat na lang ng gagawin ni Ferdinand Marcos, awang ating presidente, ay sasang-ayunan natin. Hindi ho kami ganong mga tao. Meron pang tinatawag na pangatlong tao. Sino itong mga to? Kami pong tumitingin nang hindi ho bias. Pag tinignan ho namin ang trabaho ng presidente, trabaho ng gobyerno, tinitingnan namin kung ito ba ay kabutihan o ito ba ay kasamaan o hindi maganda. Ganun ho ang tingin namin. Hindi yung, ay, PBBM yan, so lahat ng gawin niyan tama. Kaya, ay, si PBBM yan, lahat ng gawin niya mali. Hindi ho kami ganun. Kami nakadepende ho sa ano yung gagawin nung tao. Hindi ho dahil si Marcos yan o dahil si Robredo yan kaya sobrang sama yan. Hindi. Eh kung may gawing maganda si Robredo, ba't di natin palakpakan? O, di ba? Kung may pangit na gawin si Robredo, di ba natin natin? O, ganun din si Marcos. Kung may magandang gawin si Marcos, palakpakan natin. Kung may pangit na gawin si Marcos, banatan natin. Ganun po kasi. Hindi yung mababaw na katulad ninyo ng kayong mga bulag na loyalista na lahat na lang ng gagawin ni PBBM ay sasambahin ninyo para kayong mga ambababaw ninyo, para kayong mga kulto na oo lang ng oo. Hindi kami ganun. Okay? Hindi po kami ganun. Kami pong mga tunay na Pilipino, ang tingin po namin, eh gusto namin umunlad ang bayan. At kung may magandang ginawa, abay papalakpakan po namin. Oh, diba? Eh kung pangit ang ginawa, babanatan namin. Bakit po ba kailangan laging palakpak o kailangan laging birada? Diba, hindi maganda yun. Dapat naayon dun sa ginawa ng tao. Diba? Oh. Kasi kayong mga bulag, mamatay na kayong bulag. Ha? Hanggang dali nyo sa libingan nyo yung kabulagan ninyo. Magiging panatiko nyo. Diba?
isa kami tulad niyan. Sa tingin ko, yung unang response naman sa bagyo ni PBBM ay maganda naman. Maayos naman. I mean, kasi hindi ko naman tinitingnan yung si PBBM na oh, kailangan si PBBM, nandun siya sa bagyo. Gumigit na siya doon, nagre-report siya. I am coordinating. Baka babaw naman ng ganong klaseng pananaw ninyo sa presidente. Hindi ganun. Ang husgahan nyo yung gobyerno kung yung DSWD ba naging ready. Yung mga DILG ba naging ready sila. Yung response ng agency ng gobyerno naging ready ba? Eh, sa tingin ko ready. Eh, yung reminder nga lang ng, di ba? Ano ba ito? Sino ba itong may bago na akong kapontal eh? Si NDRRMC. Yung kanilang text, mayat maya, ini-inform ang tao. Eh, yun palang, ibig sabihin nun, eh, nagtatrabaho ng gobyerno. Di ba? Yun ako ang ano, yun ako ibig sabihin nun. Tulad nito ni Salvador Toto Loxin, yan, mga bulag yan. Ito si Ryan Ojerio, mga bulag yan. Mga bulag na obses sa atin. Mantakin mo, galit na galit sa atin, hindi tayo kursunada, pero nandito nanonood. Anong tawag mo dyan? Obses. Diba? Huwag na kayo ma-obses, padalang ko kayo ng t-shirt para meron kayo susuotin, yakap-yakapin ninyo. Ah, Salvador Toto Loxin. Tsaka si Ryan Ojerio. Ito rin si Marcos De Leon. Oh. Ayan, isa pa yan, bulag. Literal na bulag yan, nagagalit siya. Hindi niya alam kung ba't siya nagagalit. Pinuri ko na nga si Marcos ngayon, nagagalit pa rin. Ayan, tawag mong bulag. Bulag bingi pipi. Ay, hindi pala pipi. Bulag bingi lang. Sorry. Boss, bakit walang live sa YouTube? I need your explanation. Sir Chris, hindi po ako makapag-live muna. Mamayang gabi, so dito po muna ako sa Facebook. Okay. Kailan ang release ng Banat by T-shirt? Meron na yun. Ganda-ganda ng Banat by T-shirt sana natin dati. Kaya lang, hindi ko nakasikaso. Kailangan ko ng volunteers. Ang sarap mag-swimming, ano? Dito. Sarap mag-relax dyan. Meron pa bang bulag dyan? Hindi, ako, Brian, sabi nyo, hindi ko lang nagustuhan ng response ni PBBM. Hindi, kasi ganito naman yan. Ito, paliwanag ko lang. Sabi niya kasi si PRRD daw, nagkaroon muna ng briefing bago ano. Hindi, kasi remember, nasa state visit ho siya. Paano niya gagawin? Siguro may briefing sila doon. Ito hindi ko sa pinagtatanggol ha. Intindi naman natin yung mama. Hindi naman niya ginusto na ano ba nauna? State visit o bagyo? Di ba state visit? So sabi, nandun na siya. Dali. Sorry naman. Ano yun? Allergy ko. Di ba? Sorry. Di ba? So, bumagyo naman po muna. Ay, ano, nasa state visit naman sila nung bumagyo. Ang importante, yung mga ahensya ng gobyerno dito sa Pilipinas, eh, ready naman ho sila. Di ba? Hindi naman ho sila nagpabaya. Kaya, nag-briefing siya, pag-uwi. Di ba? Nag-ocular din siya nung pag-uwi. Oh. I mean, expected na pag-uwi niya tsaka siya magko-conference sa mga ahensya ng gobyerno. Ganoon naman ang ginawa niya. 'Di ba? So I think it's enough. Akin na, sa akin lang po. 'Yun lang. Sabi nito isa, hate mo pa 'yan, 2 years ka na naka-follow. Hindi, totoo naman eh, di ba? Grabe naman kasi yung iba. Sorry ah, sa mga nagsasabing bakit wala kagad na
Ano, hindi. Sa tingin ko lang, nauna naman yung state visit. Di naman niya gusto na, oy, mag-state visit ako during the storm, ha. Hindi naman ganun. Hypocrite ka, masyado kang doble kara at mapang ibabaw kang tao sa sarili mo. Hindi mo nakikita yung mali, lahat ng iba nakikita mo. Ewan ko, hina naman ng kukote nito. Dahil Bishop, ako bang pinupuna mo dyan sa ano mo? Kasi kung ako pinupuna mo, ngayon ka lang nakapanood. O, rewind mo na lang ito, ha? Tanggalin mo yung cup mo para bakit may fetish ka ba sa buhok ko o sa ulo ko? Gusto mo ba yung ulo ko? Tapos wala ka pang ano? Wala ka pang profile pic, halatang troll. Pinapatanggal yung cup ko. Gusto mo nang ano? Ha? Nahaharapan ka sa cup ko? Sa ulo ko? Barbie yan sigurado. Shout out from Abu Dhabi. Hello po. Okay. Moment time.